Hi guys, so nung nakaraan na nagkaroon ng problema yung GCash account ko, na so story time tayo. Actually, ang unang nagkaroon ng problema na ganito, yung mother ko. So yung mother ko, hindi na mabuksan ng GCash niya 3 weeks na. As in, ginawa na lahat, in-install niya, ni-reset niya, tapos nag-try na rin siyang mag-customer service, pero hindi niya alam yung gagawin niya. So ngayon, nung nagpapatulong na siya sa akin, tinry ko na ako yung mag-ayos. So hindi ko rin talaga siya maayos sa cellphone ng mama ko. No? Ang ginawa ko, yung number ng mama ko, yung GCash number ng mama ko, nilagay ko sa akin. So sa madaling salita, yung number ko, nilog out ko, tapos nilagay ko yun sa mama ko. So it happens na hindi rin talaga siya ma-open. So ang akala kong problema ay yung account talaga ng mama ko, yung number niya. So, baka kailangan ng palitan, gano'n. Tapos, siyempre nakaka-worry kapag ka gano'n na hindi mo mabuksan ng account mo, tapos may pera ka doon na malaki, di ba? So, yung mama ko magbabayad sa that time, kailangan na may bayaran. So, ibabalik ko na yung account ko, yung sarili ko ng number, yung gagamitin ko. Yung sa akin naman yung hindi mabuksan. So, doon ako na bad trip na hindi sa GCash number ng mama ko may problema. Hindi rin sa GCash number ko, kundi siguro may kailangan na ayusin sa app. No? So, naghanap talaga ako sa FB, nag-post ako kung paano gagawin, ganyan. Buti na lang mayroon akong friend na works sa, o connected sa GCash, sa customer service. So, nung nagtanong ako sa kanya, ganyan, binigyan ako ng ticket, nag-request ako ng ticket number, ganyan. Tapos, one day yun, kumbaga, hindi siya kagad mabilis yung response. No? So, ganun yung ginawa ng iba sa customer service para matulungan ka kagad, bibigyan ka ng ticket number, magre-request ka lang sa kanila, mag-email ka, ganyan. Pero ito, no, bibigyan ko kayo ng tip para mas madali nyo sa magawa. Itong problem na to pag na-encounter nyo. So, yan. Una. Okay, step 1, kailangan mong gawin, i-uninstall mo yung GCash app mo. Tapos step 2, pag na-uninstall mo na, i-restart mo siya. Okay, o kaya turn off yung mobile phone mo. So, hindi ka mag, di ba, uninstall, tapos install mo ulit, hindi. So, uninstall mo siya, tapos turn off the mobile app, mobile phone, patayin mo yung cellphone. Then, after that, buksan mo ulit, no? Siguro pagkalipas ng 5 minutes, buksan mo ulit. Tapos, mag-install ka ng GCash app, pero, ibang Wi-Fi connection ang gagamitin mo. Kung dati ang ginagawa mo, naka-Wi-Fi connection ka, alisin mo yung Wi-Fi connection, ang gawin mo, mobile data. Okay, so yung mobile data yung gagamitin mo pang install ng app. Yun, tapos kung naka-mobile data ka dati, huwag ka mag-mobile data, Wi-Fi naman yung gamitin mo. Nagigit siya ba yung sinasabi ko? So, yun. Tapos, pagkatapos nun, yun na, install mo yung app, then i-alam mo na yung number mo. Okay, ilagay mo na yung number mo doon, tapos magre-request ka ng may code na ibibigay sa'yo. Tapos, ma-open mo na siya. Kasi, before, no, ganun lang lagi. Kapag yung problem na kasi, ilalagay mo yung number mo sa GCash, no, tapos magre-request ng code, magpapadala naman sila ng code for you, pero hanggang doon lang, hindi na siya na-open. So, try nyo.